sabi ko gusto. Ano natin makapokus mo sa kanya mga kwento? Kanina nung off-cam, tinanong ko sa kanya, at hindi po mahirap, Miss Marina, makakuha ng mga clients. And luckily, meron silang isang malaking kumpanya pala na naging client nila. And tuloy-tuloy na nagpapa-organize sa kanila ng event. Oo. So ano itong mga events na usually ay pinapa-organize sa inyo nung isang nung kumpanya? Actually, kung ano yung nasa calendar ng mga holiday, so yun yung pinapagawa sa amin. Depende rin sa module nila. Minsan tatawagan kami, Miss Marie, can you organize for, like for example, Halloween, or New Year, Easter, Easter Sunday, mga ganun events, New Year, year-end events, ganun. So, depende kung ano yung ipagawa nila sa halimbawa, mga United Nations, or halimbawa, sa Disney. Yes, yes. Pero I'm just wondering, napakaraming pwedeng pagpilian. What made this company, this big company, choose you para kayo mag-event organize? Maybe sa trust, tsaka yung maayos yung pag-handle namin ng isang event nila. So, ginagawa namin talaga na maayos to para makaulit kami sa kanila. Tapos, may quality rin kami sa manpower, sa staff. So, bago kami mag-start ng event, talagang meron kaming briefing, training. So, ito yung gagawin natin. May time naman meron kaming konting sablay. So, sinasabi rin naman nila para ma-improve pa namin. At nakanoted sa amin yun. Yes. Oo. Mahirap yung sinabi sa inyo, tapos ganun pa rin, di ba? So, ang ginagawa na lang namin, sinusunod namin kung ano talaga yung nasa module nila. Kasi mahirap pag nilihis namin yon. Mahirap eh. Baka... Ibig sabihin, itong module na to, halimbawa, ano, year long to, so year long, kayo ang nag-organize. Isa kami sa mga nag-organize. Actually, maraming organizer, pero isa kami sa pinagkakatiwalaan nila. Wow. Yun ang masarap eh. Parang sabi nga yung customers always right. Yes. Mahinang ka lang customers, ginagawa niyo what they ask for, o kaya nandiyan kayo. No. Tsaka masaya naman kami sa ginagawa namin. Siguro nagtatanong na yung mga kataumbahay natin, paano kaya kung Miss Marie, gusto rin namin kami magtayo kami ng sarili namin events, coordination, na ganyan ko. Na mga business, ano kaya pwede naming unang gawin or requirements na dapat naming isaalang-alang? Ang kailangan nyo dyan, kung talagang papasukin nyo yung mga ganitong klaseng events, alamin nyo muna yung mga pasikot-sikot. Kasi hindi porket na nakita nila na, ay ganyan lang pala, madali lang pala. Pero pagka hands-on ka na, napakahirap. Kasi ang dami mong kakausapin, yung coordination, napakarami. May time, ito yung gusto nila na hindi mo naman kayang ibigay. So, dapat alam nila yon. At saka, they have to know the, they have to accept the challenges and willing to take risk. Yun. Nung nag-umpisa ka, I'm sure, ikaw yung hands-on. Pero as of this time, for 8 years na, kayo pa rin ba o delegated na? Actually, delegated na. Pero for the meetings, minsan yun, kami yung uma-attend ng meetings. Pag ayan na yung event, saka namin ina-assign kung sino yung pwede mag-handle. Pero nandun pa rin ako. Kasi yung company kausap namin, ako yung kausap. Sama. So pag meron silang kailangan na gustong ipabago on the spot, Miss Marie, pakisabi, ganitong gagawin natin. Minsan nagigiba yung program. So yun, regular yun. Minsan nagigiba. So ang nangyayari, talagang nagagawa namin ng paraan. Dapat mabilis. Right there and then, nababago yung... Very spontaneous. Oo. Kasi kahit ano yung iplinano mo, yun nga, sabi niya kanina, bago tayo nag-up is, kung may plan A ka, dapat meron kang plan B. So usually, ano ba itong mga plan B na ito? Pag meron kami invite na guest. Oh my, yan ang karaniwan, biglang inisisipot. Diba? Oo, biglang may traffic, malilate siya. So, pag meron kaming invite na guest, meron kaming backup guest. So, willing siya na mag-backup, willing siyang pag hindi dumating ito, willing ka ba? Kakausapin na agad namin pero siya. Pero pag gano'n na may backup or may plan B, kailangan ba na meron din siyang parang professional or talent? Since na hindi naman kami na malaking production, so, it's not a talent fee ang tawag namin. Token.
token. May token kami, binibigay. Mm-hmm. Ganon. Ang galing. Hindi, tsaka yun na nga eh. Yun ang karaniwan nangyayari. Pag event siya, eh, live yan. Tumaga, mm-hmm. Tapos bilang hindi pupunta. Oo, nangyari na yan ilang beses. Paano yung hinahandle yung very stressful yun? Aside from, meron kayo. May guest. Oo, may guest. Bawa sound system. Biglang, ay, hindi dumating itong sound system. Ayun, medyo nagkakaroon ng delay. Kasi prior to naman na mag-start ang event, alam mo na hindi na makakarating. Yes. So, sa mga guests din naman, tinitext na namin, nasa na kayo? Pagka alam namin na mali-late, nako, tawagan mo na sa ginito, isa lang natin pagka wala siya. Ganun. So, nagagawan pa rin naman ng paraan. Pero, syempre, talagang stressful. Kasi yan sa ano, kasi dati naging part ako ng parang event management. Kapag natapos yung event ng maayos, kahit sobrang dami ng stress na nangyari sa from behind or habang ginagawa, sobrang sarap sa feeling. Ang sarap. Kahit pagod na pagod ka. Kasi sabihin sa'yo, Miss Marie, thank you. Successful ang event natin. Kaya sasabihin mo na it's stress reliever. Mm-hmm. Kasi kahit sobrang stressful, the event itself, after the event, parang sobrang fulfilling niya. Diba? Nakakataba ng puso. Kahit sobrang pagod namin. And then, para i-congratulate ka dahil happy yung customers mo. Mm-hmm. Kaya nga, di ba, sila yung laging kinukuha. Eh, paano yan kapag kayong sabi mo, hindi una ba inisip mo na ito maging business? Or ano talaga yung mindset mo noon? Bakit ba talagang balikan natin paano tayong napunta talaga dito? Actually, simula nung time na nag-start kami mag-open nito, hindi talaga namin talaga gustong i-push ng aabot kami sa ganitong marami na kaming clients and then regular na kami nakikita sa mall. So, ang nangyari, sila rin kasi yung kumontak sa amin. Kaya talagang, naku, may pinapagawa si company. Ibig sabihin siguro nito, maganda sobrang galing lang ng kanilang production. Kaya, mismong kumpanya talaga ang mag-seek ng kanilang service. Diba? Marami rin naman na magagaling na organizer. Pero magaling din. Ang humble ni Miss Marie. At ito pa, siguro, second to the last question. Oh, pero bago niya sagutin, mag-gap muna tayo. Pero ang question ko would be, ano nga ba ang tamang mindsetting ng isang, kalimbawa, katulad ko or kataumbahay natin na gustong sumabak sa ganitong klaseng business? Sasagutin yan ni Miss Marie sa pagbabalik ng Taumbahay.